Nagkakatipon tayo ngayon upang ipagpasalamat ang ating kasalukuyan at masdan ng ating kinabukasan sa pangalan ng Panginoon. Nagkakasama tayo upang patatagin ang ating pagkakaisa at pagtitiwala sa Panginoong ating Diyos, kasama ang ating mga kapatid na katutubo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Purihin natin ang Diyos na siyang lumikha at naaaluga at umaakay sa atin hanggang sa masama nating matagpuan ang kanyang kaharian. Oh,
natin ang ating mga sarili kung paano tayo naging responsible sa pagkawasak ng kalikasan. Suriin natin ang pagpupunyagi sa buhay ng mga patutubong Pilipino na pinaalis sa lupain ng kanilang mga ninuno. Banal at kamanghamanghang Diyos, labis kami namimitagan sa iyong mga nilikha at tunay na humahanga sa magawa ng iyong mga kamay. Ang mga himala ng buhay sa aming kapaligiran ang siyang dahilan kung bakit kami ay hindi makatingin sa iyo, sapagkat batid namin na kami ang sanhi ng pagkasira ng iyong mga nilikha na iyong kaloob sa amin. Patawarin mo nawa kami, O Panginoon, sa pakikibahagi namin sa pang-aabuso, paglapastangan at pagwasak ng iyong kalikasan na siyang tanging buhay ng mga katutubong Pilipino. Taos puso kami nagsisisi bilang individual at bilang isang pamayanan dahil sa pananahimik at di pagkilos. Mahabag ka nawa sa amin, O Panginoon, at patawarin kami sa aming mga kasalanan. Kapatid kay Jesucristo, nandun po ang katiyakan na ang kapayapaan sa ating mga puso ay ipinagkaloob na ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya nga, tayo po'y magsitayo at tayo'y magbatian sa buong kapatiran. Una po ay sumainyo ang kapayapaan at tayo po'y magbatian ng kapayapaan. Take it.
Magandang hapon po, mga kapatid. Tayo po ay umawit ng I'm free to be the servant of the Lord. So tayo ay malaya. Malaya po ba kayo? Oh, malayang-malaya po tayong dumako sa bahay-sambahan ng Diyos. At malaya din po tayong umupo sa unahan. Kaya sa linggo po ng hapon, naasahan kong tayo nandini sa bandang unahan. Ano ho? Para pagsasabog ng Diyos ng biyaya at ng grasya, ay sino pong una makakasambot? Ay di nasa unahan. Ano ho? So, sa linggo po ay dito tayo sa bandang unahan. Ano ho? So, tunghayan po natin mga kapatid ang ating mga balita ng iglesia. Una po sa lahat ay isang mainit na welcome sa bawat isa sa atin. At syempre, tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat minsan pa tayo ay narito sa kanyang bahay-sambahan. Salamat po sa presensya ng bawat isa, gayon din po sa mga nagdadala ng kanilang mga babies, ng kanilang mga apo at mga anak. Maganda pong gawain niya nating mga magulang na ang mga anak ay munti pang mga bata kahit nasa tiyan pa ay dinadala na natin sa bahay-sambahan. Kasi po yung nasa tiyan ay buhay po yun. Nakakarinig din ng awitan para sa ating Panginoon. At ang mga batang naririyan, natutulog man sila sa upuan o naglalaro, bahagi po yan ng ating paghuhubog ng kanilang pagkatao. Ni sila ay ating tinuturuan na pumunta sa bahay ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po, hubugin nyo ang mga bata sa dapat nilang lakaran at pagtanda nila, ito po'y hindi nila na malilimutan. So, yun po'y bahagi ng mga responsibilidad na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, ang hubugin ang ating mga anak. Ang ating pong mga balita, mga kapatid, ay ang ating pong prayer meeting ay patuloy na ipinag-aanyaya, lalong higit po kung tayo ay mayroong mga tanging kahilingan o tanging pasasalamat tuwing Miyerkules ng hapon. Baka po kayo tapos na sa mga trabaho, ay bigyan po natin ng pansin ang isang banal at natatanging gawain ng pagpapaunlad ng ating buhay espiritual, ang pagdalo sa pananambahan tuwing Miyerkules ng hapon. At sa Miyerkules po, sa October 16, ang magdadala po ng meditasyon ay ang kapatid na Gojoso Lavadia. At ang patnugot ay kapatid ng Onofre Adversario Jr. Siguro ito kapatid na Jun. Ano po? So, yan po ang ating mga mangunguna sa ating prayer meeting sa Miyerkules. Ganon din po mga kapatid, sa linggong darating ay ipagdiriwang natin ang linggo ng kalalakihan. Kaya salamat po at maraming kalalakihan. Sa linggo po, mga mamis, mga lola, muli ay papayagan nyo ang inyong ang mga lalaki sa bahay na sila ay makasama sa pananambahan. So, yung sumisimba sa hapon tulad nito, sa umaga, mga daddy, mga lolo, maglalaba na kayo. Para alas 5 ng hapon, naito na kayo. Ano ho? Nakapamlansya pa kayo sa tanghali. So, kompleto. Ano ho? Nakapaglaba, nakapamlansya, nakasimba pa. So, yan po ang buhay natin. Kailangan ay kompleto. Kung kaya po sa linggo ay UCM Sunday. At pagkatapos po na ating pananambahan sa hapon, may meeting po ang mga laiko kasama ng mga elders ng ating iglesia. At Lunes naman po ng umaga, ang ating po mga guro sa paaralan, sila po ay mayroong morning devotion na doon po ginagawa sa ating faculty room, mga guro at mga kawani ng ating paaralan, McGill Memorial School. So yan po ang ilan sa mga balita at magiging kaganapan ng ating iglesia. Batiin po natin ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Baka po mayroon dito na magdiriwang ng kaarawan itong linggong ito. Bukas, April 14, ang kapatid na Amparo Adversario. Sa 15,
kapatid na Michelle Alagad, Sidindo de Liosa, Nico de Ocampo, Mark Anthony Insyong, at si Ramon Jeriel Lavaro. Sa 60 naman po, ang magbe-birthday ay si Lloyd Nagal, Jan Israel Tolentino, at si Carlin Kate Macasero. Sa 18, si Ina Alessia Sanahon, Romeo Tanyada. Sa 19, kapatid na Loisa Cadiente Salonga at si Blessy Javier. At ganun din po sa Linggo ay ang kapatid na Gerson Abara at si Riz Aaron Pastrana. Batiin po natin mga kapatid ang mga magdiriwang na ito ng kanilang birthday. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumarin nyo naman, maligayang tunay, sa'y panahari lumawig ang buhay. Yan po ang ating awit ng pagbati sa kanila. Hari naway, lumawig ang buhay. Iba po kaysa pagbati doon sa may kasama si Kuya Ador. Ano ho? Kilala niyo si Kuya Ador, mga tatay? Hindi niyo kilala si Kuya Ador? Lolo, hindi niyo kilala si Kuya Ador? Ano ho? Yung po bang birthday na kasama lagi si Kuya Ador? Ang kinakantalaan po doon ay, Happy birthday to you. Ano ho? Kasama ho si Emperador, si Kuya Ador. Pero, sa loob ng bahay-sambahan, ang ating pagbati, awit ng pagbati sa kanila, ay mayroong panalangin. Naway lumawig ang iyong buhay. So, malaki yung pagkakaiba, ano? So, tayo po ay magkakasama sa pagdalangin na mga kapatid natin itong magdiriwang ng kanilang kaarawan simula bukas hanggang Sunday ay masagana at mapayapa, maligayang buhay. Maraming taon ang ipagkaloob sa kanila ng Diyos. Ating buklatin po ang ating Biblia sa Awit 147:1-7. Purihin si Yahweh, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kaniyang mga lingkod na natapon at nalupig. Yaong mga pusong wasak sa Kanya ay malulunasan at matatamo nilang lahat ang sugat at agad malulunasan. Alam niya at natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Si Yahweh ang ating Diyos na dakila at malakas, ang tagay niyang karunungan ay walang nakasusukat. Yaong mapagpakumbabay, siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Umawit ng mga himno at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang Alpha ay tugtugin. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin o iinumin o darantin sapagkat ang mga bagay na ito ay kinahihumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam lang inyong amang nasa langit ang inyong kailangan, kaya pagsumikatan ninyo ang lahat ng ito.
dakila at makapangyarihang Diyos, maraming maraming pong salamat sa mga handog na ito. Lord, pagpalain niyo po ang mga nagsipaghandog. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus, sa iyo ang kapurihan at kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Amen. Tapos po tayong umawit ng paghahanda sa paglapit sa ating dakilang Diyos. Sandali po nating damhin ang kanyang banal na presensya at tayo ay dumulog sa kanya. O banal at mapagpalang Diyos, sa hapon pong ito, binubuksan namin ang aming puso, pati ang aming buhay, sa iyong banal na harapan upang kami ay magpailan lang upang sumigaw ang aming mga puso ng pasasalamat at pagbibigay papuri lakip ang pinakamatayog na pagpaparangal sa iyong kabanal-banalang pangalan. Sapagkat tunay nga na sa silong ng langit ay walang ibang dapat sambahin kundi ang pangalang Hesukristo lamang. Kung kaya nga narito po kami, o dakilang Diyos, masumpungan mo nawa ang puso ng bawat isa sa amin na mayroong kaming katapatan ng pagsamba, pananalangin, pag-awit ng papuri sa iyong banal na pangalan, katapatan ng pagsisisi ng aming managagawang pagkakasala laban sa iyo at sa aming kapwa. Gayun din ang katapatan ng pagtitiwala sa iyong kabanal-banalang pangalan na ikaw ang dakila at mapagpalang Diyos na sumusubaybay, nag-iingat, nag-aakay, nagpapala sa lahat ng aming gawain, sa lahat ng saglit ng aming buhay. Narito po kami, nagpapasalamat kami sapagkat walang humpay ang iyong pagpapala at pag-iingat sa amin. Lumipas ang gabi at araw na kami po, o dakilang Diyos, ay iyong sinusubaybayan. Binabantayan mo kami, pinagpapala ang lahat ng aming pinagpapagalan, maging ang lahat ng pinagpapatungan ng aming mga kamay na aming pinagtatrabahuhan. Ito po, o Diyos, ay iyong pinabubunga ng masagana. Maraming salamat din, o dakilang Diyos, sapagkat sa mga panahong kami dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, dumaraan kami sa mga kapighatian, sa mga kalungkutan, maging sa mga kakulangan, sa mga pangangailangan sa buhay. Napapagdaanan namin ang lahat ng ito ng buong tagumpay. Nalalampasan namin, O Diyos, ng buong tagumpay, sapagkat Ikaw ang kasama namin. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa amin. Kung paanong nangako ka
na kailanmay di mo kami iwan ni pababayaan man. Ito po ay masaganang tinutupad mo ang iyong banal na pangako sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa buhay ng mga pamilya na aming kinabibilangan, gayon din sa buhay ng iglesia na kung saan kami ay naririto, ang UCCP McGill Memorial Church. Idinudulog ko po sa gabing ito, o dakilang Diyos, ang mga anak mo na hindi namin nakakasama sa pananambahan tulad ngayong hapon. Maaaring sila ay nasa banig ng karamdaman. Nagtitiwala po kami sa iyong kabanal-banalang pangalan, o Hesukristo, na ikaw ang dakilang manggagamot, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng kagalingan mula sa lahat ng uri ng karamdaman. Maging karamdaman ng aming pagkatao, karamdaman na nilalaman ng aming puso. Ikaw po, o Panginoon namin Diyos, ang nagbibigay ng kagalingan, isang ganap na kagalingan ang iyong pinakakaloob sa amin, sapagkat ipinahintulot mo na kami ay magkaroon ng bagong buhay sa pamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Hesukristo. Idinadalangin din namin, Panginoon namin Diyos, ang mga kapatid namin na hindi namin nakasama, na maaaring meron silang mahihigpit na kadahilanan. Nawa po, o Panginoon, ay bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Nawa po, Panginoon namin Diyos, ay magkaroon ng kagaanan ang anumang mga pasani nila, dalahin nila sa kanilang buhay. Sa gabi rin ito ay ibinubukas namin ang aming puso upang aming matalos ang kahulugan ng iyong banal na salita na dadalhin ng isa mong anak. Loobin mo po, o Panginoon, na ang mensahe na aming maririnig ay ito'y mapapatanim sa pinakamalalim, pinakamatabang bahagi ng aming puso upang sa ganoon nanamnamin namin ang tamis ng iyong banal na salita. At ito'y aming mapapagsumikapan na maipamuhay sa pamamagitan ng gabay ng iyong Espiritong Banal. Dinggin mo nawa, o dakilang Diyos, ang aming panalangin ito. Lubos po ang aming pagtitiwala na bago pa namin buksan ang aming mga labi upang idulog sa iyo ang aming mga karaingan, ang aming mga dalangin. Ikaw po ay kumikilos na sa iyong mapagpalang pamamaraan sa aming buhay, sapagkat higit sa lahat ay ikaw ang nakatatalos, nakababatid ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Lubos po ang aming pasasalamat, pagpupuri at pagtitiwala sa iyong kabanal-banalang pangalan, at ito'y aming idinudulog sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Hesukristo. Amen. Pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng ating banal na kasulatan na matatagpuan sa Mateo kabanatang 6 kabanatang 26 talatang 6 hanggang 13 na ganito ang sinasabi. Nasa Bitanya si Jesus sa bahay ni Simong Titungin. Samantalang siya ay kumakain, lumapit ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Ano't inaksaya ang pabango? Tanong nila. Naipagbilisan na yon ang mahal at naibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Hindi lingid kay Jesus ang kanilang sinasabi. Kaya't ang wika niya, bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niya ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Hindi pa may binusan ninyo ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan nyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Makakaupo na po.
Isang mapagpalang. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat.
Salamat sa magandang awitin ng ating mga kabataan. At taas nga po ang kamay ng kababaihang narito ngayon. Makitayo po. Tayo ang kababaihan narito. At atin po silang palakpakan. Sapagkat ngayon po ay tayo nagdiriwang ng Linggo ng Kababaihan. Sabi nga po ni CM kanina, sa susunod na linggo ay Linggo ng Kalalakihan. Ngayon po ay Linggo ng Kababaihan. Kahapon po ay ang ilang kababaihan dito ay samasamang nagtungo sa Batangas upang dumalo sa pagdiriwang ng first grand fellowship na ginawa sa Batangas kahapon, at doon po namin naranasan ang masayang pagsasama-sama ng mga kababaihan sa iba't ibang simbahan ng ating Southern Tagalog Conference. At sa atin pong sa hapon pong ito ay tayo muna ay manalangin bago magsimula. Dakila at makapangyarihang Ama, salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin upang kami ay magkasama-sama. Minsan pa ay papurihan ka at pasalamatan ka sa araw na ito na ipinagdiriwang namin ang Linggo ng Kababaihan. Samahan mo po kami at pangunahan ng Banal na Espiritu upang ang mensahe na magmumula sa iyo ay maunawaan namin at maisapamuhay namin. Amen. Magandang hapon po uli. Ano po ba ang babae? Sabi po sa Banal na Kasulatan, nilalang ng Diyos ang babae mula sa tadyang ng isang lalaki upang may makasama ang lalaki. May makatulong sa pamamahala sa nilalang ng Diyos sa mga halaman, sa mga ibon, sa mga isda at sa iba pang nilalang, lalo't higit ay ang makasama ng lalaki sa pagbubuo ng pamilya. Ang babae po ay kabalikat sa paggawa, katulong sa gawain. Ang babae ay simbolo ng kasarian ng isang taong may dakilang hangarin upang ang kalooban ng Diyos ay maisakatuparan, lalo't higit ay sa pagbubuo ng isang pamilyang maka-Diyos. Kabalikat sa gawain para sa Panginoon. Ang babae ay bukas ang palad sa pagbibigay sa lahat ng nangangailangan. At ang tema nga po kahapon ay kababaihan, kaagapay sa mapagpakumbabang pagsunod at paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Ito po ay introduction lamang. Yun pong aking binasang talata sa Mateo 26, 6 hanggang 13. Itinakda ng Diyos na ang salaysayang ito na Maria ay dapat laging samahan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ito ay sapagkat nagbibigay ng mas mabuting halimbawa ng katapatan na dapat mayroon ang lahat ng alagad ng ni Kristo higit kaysa kanino man. Ang kanyang ginawa ay kapahayagan ng kanyang malalim na katapatan at tunay na pag-ibig niya para sa Panginoon. Ang pananampalataya ng Kristiyano, una sa lahat, ay isang personal na paglilingkod sa Kanya. Matututuhan natin dito na ang ating buong pusong kaugnayan sa pag-ibig kay Jesus ang pinakamahalagang bahagi ng kaugnayan natin sa Kanya. At sa Juan 21:15 ay may katanungan doon. Katanungan na kinakaharap ni Pedro ay kung nagtataglay siya ng isang matapat na pagmamahal sa kanyang Panginoon. Dakilang katanungan hindi lamang kay Pedro, kundi
para sa atin lahat na mananampalataya. Tayong lahat ay nararapat na may personal na matapat na pag-ibig at debosyon kay Jesus. At ganun din sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tayo po kaya ay nakakasunod sa utos ni Kristo kung ang mga pananalita natin minsan ay salungat o taliwas sa ating sinasabi. Siyempre, hindi po kung ganun. Halimbawa, tayo ay isang mananampalataya. Lagi tayong nandito sa simbahan, dumadalo sa mga gawain. Ngunit ang mga salitang namumutawi sa ating mga labi ay nakakasakit sa ating kapwa. Nakikita ba sa atin ang pagiging isang Kristiyano? Sabi nga po, ang Kristiyano ay tinitingnan sa kilos, gawa at salita. Kaya marapat lamang na tayo ay mag-ingat sa ating pananalita. Meron tayong pag-iisip, gamitin natin. Kaya marapat lamang na tayo ay mag-ingat sa ating pananalita. Tingnan natin ang ating mga kaharap, ang ating mga kausap, upang huwag tayo makasakit ng damdamin. Dahil kung magkagayon, ay nagdudulot tayo ng matinding galit sa ating kaharap o kausap. Bilang isang mananampalataya, sana'y maging huwaran tayo ng mabuting gawa at salita. Ang pagsunod sa mga utos ni Kristo ay kinakailangan para matamo ang buhay na walang hanggan. Ang pagsunod kay Kristo, pagkat matindi ganap, ay kailangan na maging tunay. Ito ay mahalagang bahagi ng pananampalatayang nagliligtas na bumubukal sa ating mga pag-ibig para sa Kanya, sa ating Panginoon. Sa taong nagmamahal kay Kristo at nagpupunyagi na patuloy na sumunod sa Kanyang mga utos, si Kristo ay nangako ng isang natatanging pag-ibig, biyaya at Kanyang mataimtim na pangkaloobang pampresensya. Dapat nating tandaan na ang pag-ibig ng Ama ay nakabatay sa ating pag-ibig kay Jesus at sa pagiging tapat sa Kanyang salita. Ano ang bunga ng pag-ibig na ito na dapat manatili sa ating buhay? Pag-ibig sa ating kapwa, may kagalakan ba tayong nadarama? Kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili at gumagawa upang manghikayat para kay Kristo. Sa ganitong pagkakataon, isaalang-alang natin ang ating sambahayan. Sapagkat ang sambahayan ay binubuo ng Ama, Ina at Anak. Sabi nga sa Efeso, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng iyong paggalang kay Kristo. Ang pagpapasakop sa isa't isa kay Kristo ay isang espiritual na pamantayang panlahatan. Una sa lahat, ang prinsipyong ito ay dapat iangkop sa Kristiyanong pamilya. Ang pagpasakop, kababaang loob, kahinahunan, pagtitiis at pagpaparaya ang siyang dapat na maging katangian ng bawat kaanib. Ang asawang babae ay dapat na pasakop sa tungkulin ng asawang lalaki bilang leader ng tahanan. Ang asawang babae ay dapat na pasakop sa mga pangangailangan ng kanyang asawa sa pagtinging may pag-ibig at pagbibigay ng sarili. Gayon din po ang mga anak ay dapat pasakop sa pamamahala ng mga magulang bilang pagsunod. At ang mga magulang ay dapat pasakop sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak at palakihin ang mga anak sa pagtuturo ukol sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis na kahigpitan, sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ang asawang babae, pinagkalooban ng tinakda ng Diyos ng gawain sa pagtulong at pagpasakop sa kanyang asawa. Kabilang sa mga tungkulin sa kanyang asawa ay ang pag-ibig upang
Maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babae, ito'y kailangan ding turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait at masunod rin sa kanilang asawa upang walang masabi sa salita ng Diyos. Dapat sila'y may paggalang, pagtulong, at pagpapasakop, pagkakaroon ng maamo at payapang espiritu at ang pagiging ina at tagapagtanggol ng tahanan. Upang maging matagumpay sa pagtataguyod sa ating sambahayan, dapat nating kalingain. Kalingain din ang matatanda na ating pinagmulan. Ito'y isang patutuo bilang isang kapahayagan nung ang aking nanay, ang mga magulang ko po ay matanda na, sila ay aming kinalinga at hindi namin sila pinabayaan na sila ay sa kanilang katandaan ay hindi namin tulungan. Sapagkat tayo ay kakalingain ng Diyos, ng ating Panginoon, at pagpapalain tayo kung ang ating mga magulang ay ating kakalingain at aarugiin sa kanilang katandaan. Ang asawang lalaki bilang ulo ng pamilya ay tinatag ng Diyos bilang isang pangunahing bahagi ng ating lipunan. Ang bawat pamilya ay kinakailangan na may isang leader. Sa makatuwid, ang tungkulin ng pagiging ulo ng asawa at ng pamilya ay binigay ng Diyos sa lalaki. Ang pagiging ulo ay dapat isakatuparan sa pag-ibig, may kahinahunan, pagsaalang-alang sa kanyang asawa at pamilya. Kabilang sa ibinigay ng Diyos na tungkulin sa lalaki bilang ulo ng pamilya ay ang pagtungon sa pangangailangang espiritual at pangangailangang pangtahanan. Kailangan siya ay may pag-ibig, pagtatanggol, at pagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang sambahayan. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang at sila igalang sa kanilang katandaan sa pamamagitan ng pag-aaruga at pagtulong sa pinansyal kung kinakailangan. Sapagkat ang mga anak na gumagalang sa kanilang mga magulang ay pagpapalain ng Diyos dito sa lupa at maging sa buhay, sa kabilang buhay. Isang dakilang katungkulan ng mga magulang ang ibigay sa kanilang mga anak ang pagtuturo at pagpapalaking Kristiyano. Kailangan maging huwaran ang mga magulang sa buhay at pag-uugali ng isang Kristiyano na higit na pinahahalagaan ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Katungkulan ng isang magulang na palakihin ang mga anak sa paraang maghahanda sa kanila sa buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang sambahayan, hindi ang iglesia, ni ang paaralan ay may pangunahing pananagutan para sa espiritual na pagtuturo sa mga anak. Sila po ay katulong. Ang iglesia at paaralan ay tumutulong sa pagtuturo sa ating mga magulang. Sa pagpapalaki ng mga anak, hindi pa dapat magpakita ng pagtatangi, bagkus magpalakas ng loob at magtuwid. At narito po ang ilang hakbang na kailangan gawin upang maakay ang ating mga anak patulo sa buhay na may kabanalan. Ayon po sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daan dapat niyang lakaran at sa kanyang paglaki di niya ito malilimutan. Una po, italaga ang inyong mga anak sa Diyos sa simula pa lamang ng kanilang mga buhay. Sabi nga po ni CM kanina, tama lamang na isama natin ang ating mga anak kahit sila'y maliliit pa hanggang sa kanilang paglaki, kahit na sila ay makatulog dito sa ating simbahan, kahit na sila'y naglalaro, basta sila'y ikasama natin, isa na po itong hakbang upang maakay natin ang ating mga anak dito sa ating simbahan. Turuan ng mga anak na matakot sa Diyos at lumayo sa kasamaan. Ibigin ang katuwiran at kamuhian ang kasalanan. Turuan ang mga anak na kayo ay sundin sa pamamagitan ng pagtutuwid na naaayon sa banal na kasulatan.
Ingatan ang mga anak sa masasamang impluensya o kasama. Ipaalam sa mga anak na palaging minamasdan at sinisiyasat ng Diyos ang kanilang ginagawa, iniisip at sinasabi. Sa kanilang kamusmusan ay maagang akayin sa personal na pananampalataya ang mga bata. Patatagin sa isang iglesyang espiritual na kung saan ipinapahayag ang kabutihan ng Diyos, iginagalang ang kanyang matuwid na pamantayan at nakikita ang presensya ng Espiritu Santo. Ituro sa mga anak na sila ay mahal ng Diyos at siya ay marunong mayroong tiyak na layunin para sa kanilang mga buhay. Ituro sa kanila araw-araw ang salita ng Diyos o debosyong pampamilya. Kaya lang po, pag malalaki na ang mga bata, hindi na natin nakakasama sa ganitong gawain sapagkat may kanikanila na silang pamilya. Bagamat gayon po, ay kailangan pa rin natin silang subaybayan sa kanilang pagpapalago ng kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng magandang halimbawa at masidhing pangangaral, himukin ang mga bata na mamuhay na nakatalaga sa pananalangin. At ihanda ang mga bata na magtiis sa pag-uusig dahil sa katuwiran. At sa huli po, magkaroon ng gayong pag-ibig at pagmamalasakit sa inyong mga anak na handa ninyong ibuhos ang inyong buhay upang palalimin ang kanilang pananampalataya at upang ang kanilang mga buhay ay maging ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanila. Sa pangalan ng Anak, pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
Tayo po ay manalangin. O Hesukristo ng aming buhay, pinagtitibay ng aming pananampalataya na Ikaw ang mapagpalang Diyos, ang malabis ang kabutihang Diyos, na sa lahat ng saglit kami sinasamahan. Maging ang mga panahon sa aming buhay ay kami nasa lagim o mga karanasan sa buhay na kami ay nasa panganib, na kami, O Diyos, ay humaharap sa iba't ibang matitinding pagsubok ng buhay. Kasama ka namin, O Diyos. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan. Saan man kami pumunta, ano man ang gawin namin sa aming buhay. Sapagkat Ikaw ang mapagpalang Diyos na walang humpay ang pagpapala. Salamat po, O dakilang Diyos, sapagkat patuloy mong binibigyan ng katiyakan sa buhay ng bawat isa sa amin ang iyong mapagpalang pagkilos. Salamat po, O Diyos, sa mensahe na aming narinig ngayong gabi, na ito'y minsan pa'y nagpapaalaala sa bawat isa sa amin, lalong higit sa mga kababaihan ng mga tahanan, na kami po, O Diyos, ay pinagkatiwalaan mo na mga responsibilidad na maging kaagapay ng mga ama ng tahanan sa pagpapalaki ng mga anak, sa pagtataguyod ng mga anak, hindi lamang sa usapin na pangmaterial, hindi lamang sa usapin na kung ano ang ipakakain namin sa mga anak, hindi lamang sa usapin ng mga pambili ng lahat ng pangangailangan ng mga anak ng kanilang pagpapaaral, maging mga titirahan ng aming mga anak, kundi kami po, Panginoon namin Diyos, ay pinagkatiwalaan mo makaganap ng mga responsibilidad na kami maging daluyan ng iyong pag-ibig para sa aming mga anak, para sa aming mga sambahayan, maging sa aming kapwa, maging sa kapatiran ng iglesia. Sumasamo po kami sa gabing ito, O dakilang Diyos, na sa paghayo namin, paglabas ng pintuan ng bahay-sambahang ito, dala namin sa aming mga puso ay ang panibagong kayamanan ng pag-unlad, pagpapalago ng aming pananampalataya, ng pagpapanibagong kasiglahan ng aming buhay bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Sumasamo po kami sa gabing ito na patnubayan mo nawa ang bawat isa sa amin na sa aming pakikisalamuha sa aming kapwa, pakikisama namin sa lahat ng uri ng tao. Makita sa amin, O Diyos, ay isang buhay na ito ay kaaya-aya ayon sa iyong banal na pamantayan at hindi sa pamantayan ng aming kapwa. Idinudulog ko po sa gabing ito na loobin mo mong ang anak mong naririto ay babaunin nila sa kanilang buhay ang iyong banal na bendisyon. At dinadalangin ko rin po, O Diyos, na akong pong iyong abanlingkod ay maging karapat-dapat na maging daluyan ng pagpapala o bendisyon para sa bawat isa. At ngayon, tanggapin ang bawat isa ang masaganang pag-ibig ng Diyos, ang katiyakan ng kapatawaran at bagong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin din ang bawat isa ang banal na pamamatnubay, pagkalinga, pananahanan sa inyong mga puso at maging pagtutuwid sa pamamagitan ng banal na pagkilos ng Espiritong Banal ng Banal na Diyos mula sa sandali ito hanggang magpakailan, kailanpaman. Amen.